Kamusta mga brad? Dito ako ngayon, lalakad. So, ngayong araw na to, it's payday. Punta ako ngayon sa padalahan. Alam nyo na, para sa monthly na obligasyon natin para sa mga mahal natin sa buhay. So, papadala tayo. So, ganito naman tayo, alaya. Mga tulad kong OFW, hindi natin kinakailangang makalimutan ang ating obligasyon sa Pinas. So, napakaingay na nung pinasalitod niya ito. Hindi. Anong oras na ba? Alas 6 ng hapon dito, pero maliwanag pa rin. So, kung napapansin nyo mga brad, alas 6 na ng hapon, pero maliwanag pa. Papasok na kasi ang tag-init eh. Ito, tatapos lang ang tag-lamig. Kaya panibagong pakikipagsapala na naman sa tag-init. Habang naglalakad tayo eh, na-exercise din tayo. Ayan, nagsisila. Sisilabasa na sila, nauupi na. Dami. So, kasi ako, mga brad, pagkagaling ng trabaho, ibihira lang din talaga akong maglalakad dito. Sana mataas ang palitan. Alam nyo kasi mga brad, kapag tumataas ang mga dolyar, ang mga OFW, tontuwa. Kasi syempre, di ba? Mataas ang palitan eh. So, baligtad kami. Yung mga nasa Pinas, kapag mataas ang dolyar, nagre-reklamo. Pero kami, kapag mataas ang dolyar, masayang masaya. Kasi syempre, di ba, maano yung palitan. Mataas yung palitan. Kaya, kapag nga yung mga bus namin dumadaan dito sa money changer, sinisipat palagi kung nakapaskil yung magkano yung palitan. Kasi kapag mataas ang palitan, nakapaskil yan magkano. Pero kapag hindi, walang nakapaskil. Eh worry ko, ababa ngayon. Asa 172 lang ata ngayon. Mamaya na lang ulit kasi baka magalit yung nasa ano eh, palitan eh. So mamaya na lang ulit. So ayun nga mga brother, no, kinabi na ako sa hindi, pagkatapos ko kasi kaninang makapagpadala, namili na rin ako ng ano, ng ulam, ng isda. Nakabili ko ng ano, nakachempo ko ng tuna. So, tama-tama ito. Piprito ko mamaya. So, kung napapansin nyo, ito, gabi na. Nang oras na ba? Alas 7:12. Alas 7:12 ng gabi. Dilim na.
Alam niyo mga brad, isa sa mga masarap na araw eh sa pagiging isang OFW itong payday na tinatawag. Siguro hindi lang din naman pagiging OFW ang ano eh, di ba? Sa pagiging OFW masarap ang payday eh, kahit saan naman ano eh, kahit saan lugar, di ba? Kaya lang syempre dito at least parang ang sarap lang sa pakiramdam, di ba? After 1 month, sweldo ka ulit. Kasi sa Pinas, di ba, ano eh, quincenas katapusan. Sa isang buwan, dalawang beses ka sa sweldo. So, di ba? Pero dito, isang buwan. So, parang ang sarap lang sa pakiramdam, di ba? Mga brad. After 30 days mong pinaghirapan, makakamit mo yung ano, yung sarap. Di ba? Pero syempre, kinakailangan dyan. Sabi nga nila, hindi naman daw sa liit o laki ng sweldo yun eh, para makapag-ipon ng isang tao. Ano daw dapat nasa na, depende din daw sa tao 'yon. Kasi nga may mga tao nga na malaki ang sweldo pero walang naiipon. Meron namang ang liit lang ng sweldo pero nakakaipon. So tama nga naman, depende sa tao. So kung magaling kang mag-budget ng kaperahan mo, kahit na maliit ang sweldo mo, eh makakaipon at makakaipon ka. Pero bilang isang OFW nga, di ba? Kinakailangan mag-ipon ka talaga kasi hindi habang panahon OFW tayo. Hindi habang panahon kaya nating magtrabaho. So, kinakailangan talaga mag-ipon tayo. Kahit maliit na halaga, pero ang importante kasi doon, nakakapag-ipon tayo. So, dito na ako. Mamaya na lang ulit.